Sige. So, tonight, no, pag-aaralan natin yung Matthew 7, 13 to 27. So, dito sa chapter na to, sa Matthew, no, dito, sinabi ni Jesus yung ano eh, tung chapter na to, dito sinabi ni Jesus yung isa sa, masasabi ko, pinakamabigat niyang statement eh, or revelation, no. Para sa akin, ito yung pinaka nakakatakot sa lahat ng mga sinabi niya. Sabi kasi ni Jesus dito, many will say to me on that day, Lord, Lord. Okay? And then, I will declare to them, I never knew you, depart from me. No? Kumaga, itong verse na to, no? Kausap ni Jesus dito kasi yung mga disciples niya, yung mga followers niya, yung mga sumusunod sa kanya, para makinig ng mga teachings niya. At according kay Jesus, dalawang klase daw yung followers niya. Yung mga true disciples and the false, no? Yung mga hindi totoong disciples. Ang mahirap doon, according sa verse na to, yung mga hindi niya tunay na disciples, hindi nila alam na hindi sila tunay. No, yun yung problema rito eh. Hanggang nag-meet na sila ni Jesus in heaven. Yung parang gano'n, no? On that day, yung sa heaven, dun lang nila nalaman na hindi pa sila tunay na Kristiyano. No? Kaya yung topic natin tonight is very essential, no? Kumbaga, ako, no, parang iniisip ko, wag na nating hintayin yung araw na yun. Ngayon pa lang, let's ask ourselves, no? Am I a true Christian? Paano natin to malalaman? How will I know if I'm a true follower of Christ? Natanong nyo na ba yan? Natanong mo na ba yan, bro? Alam mo, dati, no, ilang beses ko yan tinatanong kay God, eh, no? Parang, Lord, totoong follower ba ako? Kasi nakakatakot eh, no? Nakakatakot kung paano kung sunod ako na sunod, hindi pala ako totoo, di ba? Kumbaga, kasi hindi, mahirap kasi malaman eh, dahil our hearts is deceitful above all things, sabi ng Bible, no? So sobrang mahalaga tong tanong na to eh, no? Kasi dito nakasalala yung destiny natin. Iba kasi yung destiny ng isang tunay na Kristiyano at ng isa na akala niya Kristiyano siya pero hindi pala. So paano natin malalaman? At ano yung mga iiwasan natin para hindi tayo ma-deceive? So dito sa sermon na to ni Jesus, no, nagbigay siya ng tatlong ano, contrasting pairs, no. Nagsabi siya dito ng dalawang gates leading to two different roads, no. Nagsabi rin siya dito ng two trees, yeah, with two different fruits. At sa huli, nagsabi siya ng two builders with two different destiny. So alamin natin tonight, ano yung relevance nito in knowing our true position in Christ. No? Okay, sige. Let's start with verse 13. Sabi rito, enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction. And there are many who enter through it, for the gate is small and the way is narrow that leads to life. And there are few who find it. No? So may dinescribe si Jesus dito na dalawang gate. Sabi, the narrow gate and the wide gate. At sabi ni Jesus, no, enter through the narrow gate. So hindi lang niya dinidescribe yung dalawang gate, binibigyan din niya tayo ng clear command. Command yan eh. Di ba? Between the two, he wants us to choose and enter the narrow gate. So, sa tingin nyo, sino ba yung gate na dinidescribe ng narrow gate? Sino ba to? Sino ba yung narrow gate na dinidescribe dito? Sino sa tingin nyo yung narrow gate na dinidescribe niya? Sino? So tao? Si Jesus ba yan? Yeah, si Jesus, no? Si Jesus yung narrow gate. Sabi ni Jesus kasi, I am the way, the truth, and the life. No? There's no other way. There's no way to the Father except through me. So, kumbaga, walang ano, no? Kumbaga, wala nang iba, siya lang, no? So makikita mo how narrow this gate is, no? Parang si Jesus lang ang way, siya lang at wala nang iba. Parang sobrang specific, 'di ba? Sabi niya, you cannot go directly to God apart from Jesus. Kaya sabi ni Jesus, this gate is small. This is a small gate.
dito pa lang, no, dito pa lang sa unang sinabi pa lang niya na to, salang-salan eh. Marami nang natanggal eh. Dito lang ha, sa narrow gate pa lang, marami nang natanggal. Kasi majority hates Jesus. Alam nyo ba yon? Alam nyo ba na maraming religion tanggap si God? Kung tutusin nga, halos lahat ng religion tanggap si God eh. Pero marami dito rejects Jesus. Wala kang makikita mga rally na minamock si God. Kung meron man, sobrang bihira eh. Pero pag merong minamock, lagi si Jesus. Siya lagi ang nakakatanggap ng rejection. So dito pa lang, narrow na talaga. No? Pero hindi lang yon. Sabi dito, the way is also narrow. The way is also narrow. Kanina sabi, the gate is small and narrow. Pero ngayon sinasabi, the way is narrow. No? Hindi lang masikip yung gate, masikip din yung way papunta dun sa gate na yun. Nakalakad na ba kayo sa sobrang sikip na hallway? Yung ganang sobrang sikip? Dati kasi na-experience ko yun sa Hong Kong. Eh, no? Sobrang sikip ng mga apartments kasi sa Hong Kong, di ba? So, minsan nagpunta ako ron. Tapos, alala ko si Dorsh yung kasama ko nun. Eh, no? Parang nag-uusap kami, tapos hindi nahihirapan akong kausapin siya kasi nasa likod ko siya. Hindi kami pwedeng magkatabi sa sobrang sikip ng hallway. So, parang ang hirap maglakad. No? So, yung lakad namin, parang paisa-isa lang. Paisa-isa lang, di ba? Sabi dito, the way to Jesus is narrow. Ibig sabihin, yung salvation mo is between you and God. Yun lang yun, no? Yung salvation ng anak mo is between yung salvation niya and si God. Between your child and God. Personal yan. Hindi pwedeng masave yung anak mo through you. Di ba? Masisave yung anak mo through Jesus, pero hindi through you. Dahil lang, dahil active ka, hindi yon. Hindi mo dala yung anak mo ron. Hindi automatic na Christian ka, Christian na din ang anak mo. Hindi namamana ang salvation. No? Lahat tayo merong kanya-kanya or personal walk with God. So, pag may narinig kayo na nagsabi, no? May narinig kayo na sabi ng isang congregation or church, no? At sasabihin niya, na kapag nag-join kayo rito, sure yan, masisave kayo. Hindi pwede yun. Hindi, dun pa lang, makikita mo na may mali dun sa theology na yun. Bakit? Because the way is narrow. No, hindi ka masisave dahil lang pumasok ka sa CCF. Hindi ka masisave kung pumasok ka lang sa gantong grupo. No? So, dapat meron ka talagang personal encounter. Personal encounter talaga dapat yan. At alam nyo, hindi lang siya ganun ka-narrow, ha? Sobrang narrow nito kasi para makapasok ka dito sa way na to, you need to squeeze through it. No? Kailangan mo isiksik sarili mo. Wala kang pwedeng dalhin. No? Kailangan mong iwan lahat para makapasok dyan. Kailangan mong iwan yung pride mo. Kailangan mong iwan yung mga good works mo. No? At ang pinakamatindi na kailangan mong iwan, no? Kailangan mong iwan yung sarili mo. You cannot bring your own self. Sabi ni Jesus sa Luke, no? Whoever wants to be my disciple must deny themselves. Ibig sabihin, pati sarili mo hindi mo pwedeng dalhin. So paano mangyayari 'yon? Paano mo hindi dadalhin 'yung sarili mo para makapunta kay Christ? Sa isang paraan lang. Isang paraan lang ang pwede mong gawin. Sabi ni Jesus sa John, "Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again." So how can you have a personal encounter with Jesus? You need to die to yourself and be born again in Christ. You need to die. Hindi pwede sa sarili mong lakas makapunta sa Kanya. You need to die and be born again in Christ. Pag yun ang mangyari, you are now a new creation. Wala ka nang dala. Di ba? Spiritually speaking, fresh start yan. The old has died and the new has come. Wala na yung dating ikaw. God gave you a new heart, a new life. So, kung papakinggan mo to, no, kung papakinggan mo to, parang unang tingin parang ang dali eh, no? Parang ang dali. So, tatanggapin ko lang, okay na ako, huwag ko lang dali sarili ko. Parang ang dali. Pero kung naiintindihan mo talaga, sobrang hirap niyan. Sobrang hirap niyan. Bakit? Kasi naturally, sobrang mahal natin yung sarili natin. Hindi lang natin mahal yung sarili natin, no? Nuknukan pa nating mahal. Ba't ko nasabi?
Kasi nung kinuman tayo ni Jesus to love others, no? Gusto, kinuman niya tayo to love our neighbors. Sino yung ginamit niya sukatan ng love na yun? Sino? Sabi niya, love your neighbor as yourself. Ganun natin kamahal ang sarili natin. Yun yung ginamit ni Jesus na gauge in loving others. Kumbaga, walang question doon. Mahal mo talaga ang sarili mo, no? Kaya yan ang problema natin eh. Yung sin and yung pride, parehas ang center niyan. Ikaw. Ikaw lagi. You cannot make Jesus your Lord hanggat ikaw pa din yung Lord ng buhay mo. If you don't allow God to break you, God cannot use you. Kasi sabi ni Jesus eh, unless a kernel of wheat falls down to the ground and die, he cannot bear fruit. Naturally kasi, ayaw nating masaktan. Yun talaga yun. Ayaw nating mapahiya, ayaw nating mag-gamble, ayaw nating ma-reject. No? Iniingatan natin kasi sobra yung shell natin. Eh. Iniingatan natin yan. Eh. Kaya ano resulta? Ayaw natin tuloy dumaan sa narrow road. Kasi masikip yun eh. Kasi wala kang pwedeng dalhin dun eh. Wala kang sa isip mo, pag binitawan ko yung sarili ko, wala akong assurance. Natatakot tayo dun sa narrow road. So if we cannot deny ourselves, saan papunta ang buhay natin? Sabi ni Jesus, many will enter the broad gate. Bakit daw? Because the wide gate or the broad gate leads to Broadway that leads to destruction. So kung naiintindihan mo talaga itong Broadway na to, literally speaking, this is the highway to hell. Dito sa Broadway, pwedeng masunod yung gusto mo. Pwedeng masunod dyan. Dito, ikaw yung Lord ng buhay mo. Ikaw, control mo yung sarili mo dyan. Dito, lahat ng oras mo para sa sarili mo lang. Kung takot ka masaktan, dito sa Broadway, pwede mong ingatan yung sarili mo. Pwede ka mag-focus sa sarili mo dito para ang target mo lang is to please others. Pwede yon. Dito, hindi mo priority yung will ni God. Ang focus mo dito kung ano yung kaya niyang ibigay sa'yo. Yun yung focus mo. Dito sa Broadway, ang agenda ng buhay mo puro tungkol sa'yo. No? Pwedeng napapansin mo yun o hindi, pero yun ang magiging focus mo rito. Kaya pag hindi nasunod yung plans mo dito, pansinin mo, magtatampo ka sa Diyos. Kasi ang focus mo dito, sarili mo lang. Sa mata ng mundo, no, ito ang sukatan ng success. Yan ang sukatan. Pag, kumbaga, kung successful ka dito sa Broadway, people will love you. People will worship you. Talagang puno ka ng acceptance sa lahat ng tao. Kaya sabi ni Jesus, many will enter this wide gate. Many will enter. Kasi kung naiintindihan mo, nasa Broadway ka na. Nandun ka na talaga. Pinanganak kang nasa wide gate. Ang problema, sabi ni Jesus, this way leads to destruction. Pero yung narrow gate leads to life. Ang clear eh, no? Ang clear ng difference ng dalawa eh. It leads to destruction, this leads to life. Diba? Kung ikaw ang papipiliin, the way that leads to life or the way that leads to destruction, syempre lahat tayo rito pipiliin natin yung life. Tama? Yun, obvious eh, obvious eh. Pero bakit ganito yung outcome? Para sa narrow gate, few who finds it, at for the wide gate, many who enter through it. Bakit crowded tong Broadway? Bakit? Because this road represents the way of the world. In short nga, sabi ko kanina, pinanganak tayong lahat sa Broadway. At unless we make a U-turn to the narrow road, lahat tayo papunta sa destruction. Yun talaga yun. Yun talaga yung direksyon ng buhay natin. Kung hindi mo nakilala si Jesus at hindi mo siya tinanggap as your Lord and Savior, papunta ka talaga sa destruction. Pero bakit wala nakakapansin? Bakit obvious na obvious pero walang nakakakita? Walang nakakita nito eh. Bakit? Because we are all deceived. Bulag tayo dun sa truth. Napapaligiran tayo ng deception. Kaya ang priority natin, hindi yung mga gantong bagay. Kaya binigyan tayo ng warning ni Jesus. Eh. Sabi ni Jesus,
Beware of the false prophets. Beware, beware. Ibig sabihin, be aware, be sober. Parang gisingin mo yung utak mo. Tingnan mo maigi, kilatisin mo maigi. Alam niyo, nung bata pa tayo, no, I'm sure lahat tayo nasasabihan ng magulang natin, di ba? Na parang, anak, mag-ingat ka, huwag kang dumaan sa madilim, di ba? Baka may addict dyan, baka may criminal dyan, di ba? Mag-ingat ka sa mga gatong tao, yung mga masasama, yung mga nasa gantong lugar, di ba? Yun eh. Obvious, alam natin na pag sa madilim na kanto, delikado, pag sa late na ng gabi, huwag ka dadaan sa gantong lugar, di ba? Pero, do you agree? Ni minsan, ayaw ko sa inyo kung may nagsabi sa inyo magulang nyo na sinabi, mag-ingat kayo sa loob ng simbahan. O, pupunta ka, magsisimba ka, mag-ingat ka sa simbahan. Wala, di ba? Wala. Walang ganong magulang na magsasabi sa anak. Kasi ang tingin natin ang simbahan ang pinaka-safe na lugar. Di ba? Pero kay Jesus, iba. Kay Jesus, ni minsan, walang sinabi si Jesus, beware of criminals, beware of drunkards, beware of the bad people. Wala eh. Pero ano sinabi niya? Beware of false prophets. Dati, no? Dati iniisip ko, siguro si Satan nasa mga madidilim na lugar. No? Siguro si Satan nando sa lugar ng mga addicts, sa mga prostitution places, no? Pero alam mo, the more I study the scripture, nakikita ko, si Satan, malamang sa malamang, ha? Nasa likod siya ng pulpit. Ba't ko nasabi? Because he is the father of lies. So para maging effective siya, kailangan niya maging malapit sa truth. Saan tayo nakikinig ng truth? In a place of worship. Sabi dito, these false prophets come to you in sheep's clothing. Ibig sabihin, spotless siya. Hindi mo siya napapansin. Walang sign sa itsura niya. Hindi mo sila makikita na wolf sa itsura lang. Kung based lang sa pag-deliver niya ng message or sa knowledge niya about sa Bible, tingin mo sa kanya, true prophet siya. Kaya nakakatakot tong kalaban na to kasi hindi mo siya makita eh. Ngayon, kung ganun, paano natin makikita yung wolf inside this sheep's clothing? Sabi ni Jesus, no? You will know them by their fruits. You will know them by their fruits. Alam niyo, no? Kung magtatanim kayo ng mango tree galing sa seed, no? Na-curious lang ako eh. Sabi ko, gano'ng katagal kaya yung mango tree sa loob ng, para bago magbunga ng mango? Ni-research ko nasa 15 years. 15 years daw. Before you can see a fruit, it takes time. Ibig sabihin, hindi porket na umaten ka ng isang preaching, tapos nagalingan ka sa preacher, tapos pakiramdam mo, parang tumayo pa yung balahibo mo no, sa ganda ng message, then tingin mo agad, then he is a true prophet of God. Sabi ni Jesus, you will know them by their fruits. Ibig sabihin, darating ang time. Wag ka muna magbadali, tingnan mo, lalabas at lalabas yung katotohanan. Hindi niya pwede itago yan. Lalabas at lalabas yung totoo niyang kulay. Sa simula, no, pwede siya magtago under, sabi nga, the sheep's clothing. But in time, you will see his fruit. Kung totoo siya o hindi. Sabi ni Jesus, grapes are not gathered from thorn bushes, nor figs from thistles. Are they? No? Alam mo, tingnan nyo itong dalawang picture na to, no? Pag titignan mo, parang magkamuka. Magkamuka, di ba? Parang pareha silang grapes. Pero yung nasa left side, ano yan? Yan yung thorn bush. No? Yan yung fruit sa thorn bush. Kung yan lang titignan mo, isipin mo grapes eh. Pero kung sanay ka sa itsura ng grapes, alam mo, no? Alam mo na hindi yan vine. Hindi pwede magkaroon ng grapes sa thorn bush kasi ang grapes nasa vine. Itong picture na to is a flower from a thistle, no? At ito naman yung fig blossom from a fig tree. Sa unang tingin, sobrang lapit din ng resemblance nila eh, no?
Pero pag lumabas na yung fruit from the fig tree, malalaman mo na sobrang layo. Kaya sabi ni Jesus, you will know them by their fruits. Pwedeng sa simula, mukha silang sheep, but time will tell if they are a true or a false disciple or a prophet. No? Hindi nila pwedeng itago yun forever. Bakit? Bakit nila hindi pwedeng itago? Sabi ni Jesus, every good tree bears good fruit, but the bad tree bears bad fruit. A good tree cannot produce bad fruit, nor can a bad tree produce good fruit. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. So then, you will know them by their fruits. Para nakakalito, no? Pero sa madaling salita, these false prophets, they can fake their appearance. Yes, kaya nila yon. Pwede sila magmukhang sheep. But they cannot fake their fruit. Maliwanag eh. A bad tree cannot bear good fruit. And even a good tree cannot bear bad fruit. Bakit? Sabi kasi sa Galatians, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Hindi sinasabi dito sa verse na to that the fruit of the prophet. Hindi, no? Hindi niya sinasabi that the fruit of the disciple. Hindi. Ang sabi, the fruit of the Spirit. Sa Spirit galing yung fruit. Ibig sabihin, on the surface, pwede sila magmukhang may patience. Siguro sa unang meeting nyo, parang faithful siya. Pero if you observe more further, no? Makikita mo that they are producing bad fruit. Kasi kung wala yung Spirit sa kanila, imposible nila maproduce ang mga to. Because only the Spirit of God can produce good fruit. Tayo, sa sarili nating lakas, kahit sincere pa tayo, hindi natin kaya yan. Bakit? Kasi sabi na scripture, no one is righteous except God. Magagawa mo lang yan if the Spirit of God is in you. Sobrang importante kasi itong topic na to eh. Kasi kung hindi natin to chinecheck at hindi natin pinapakinggan to, hindi mo malalaman that you are deceived. Siyempre hindi, deceived ka nga eh. Akala mo yung buhay na tinatravel mo, yung tinatahak mong buhay, leads to life. Di ba? Kasi parang sinuswerte ka naman, mayaman ka, maayos ang buhay mo, nakukuha mo lahat ng gusto mo. So akala mo yung road na yun leads to life. But in reality, kung wala sa'yo si Jesus, that road leads to destruction. Nakakatakot yan, nakakatakot. Kaya binigyan tayo ulit ng warning ni Jesus. Sabi ni Jesus, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. But he who does the will of my Father who is in heaven will enter. Alam nyo, alam nyo ba yung kasabihan na all roads leads to heaven? All roads leads to heaven. Sinasabi nila, parang kahit anong religion, basta sincere ka, you will go to heaven. Pero dito, very clear sabi ni Jesus eh, hindi lahat na nagsasabi sa kanya ng Lord, Lord, will enter heaven. Pansinin mo, no? Yung tinutukoy ni Jesus dito, hindi yung mga nire-reject siya as the Lord. Hindi yung minamock si Jesus. Hindi yun. Hindi yung mga pinagtatawanan siya or nagsasabi ng mga masasama about sa kanya. Itong mga tao na to na sinasabi ni Jesus, yung tinutukoy niya rito, ito yung mga religious. Ito yung gusto. Gusto nila, sincere sila. No? Ito yung mga tao that in their minds, they deserve heaven. In short, ito yung mga tao na nasa loob ng simbahan. Alam nyo, nung una kong narinig yung gospel, no? Ang unang-unang, sinyeran ako sa China, no? Ang unang-unang pumasok sa isip ko noon, hindi ko naman kailangan malaman yan. Alam ko na yan, niminsan hindi ako natakot sa hell. So, walang bearing sa akin yan. Bakit? Kasi I consider myself as a religious person. 4 times ako magsimba sa isang linggo, nakakompleto ako ng simbang gabi palagi, lumaki akong sakristan, taong simbahan ako, yung parents ko very active sa church. So in my mind, I know Jesus. Pero sabi ni Jesus, no, sino lang makakapasok? He who does the will of my Father. Yan ang problema ko. Religious ako, pero wala akong idea na meron palang will si God. Wala talaga akong idea. Sabi ko, ano yung will ni God? So, pumasok sa isip ko, siguro, ang will ni God, yung tumulong sa mahirap, yung gumawa ng mabuti, di ba?
Yun naman, yun yung alam ko, good works eh. Siguro ang will ni God, tumulong sa mga nangangailangan, no? Marami kasi yan ang intindi, that yan yung will ni God. Pero ano sinabi ni Jesus dito? Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? O, di ba will ni God yun? And in your name, cast out demons. Parang will din ni God yun, ha? And in your name, perform many miracles. Pero ano sabi ni Jesus, and then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Pinamukha nila kay Jesus, no, yung mga good works nila. Lord, di ba, ginagawa ko naman yung gusto mo eh. Pero ano sabi ni Jesus, I never knew you. Hindi ibig sabihin ni Jesus dyan na hindi kita kilala, hindi yan yun, no? Hindi ibig sabihin, hindi ko alam pangalan mo, hindi ganun ibig sabihin ng I never knew you, no? Kasi lahat tayo kilala ni Jesus eh, all-knowing siya eh. Yung word na ginamit dyan, in Greek word, no, ang word na ginamit dyan is ginosko, yung new. Maganda kasi yung word na yan eh, ginosko. Same yan na word na ginamit kina Adam and Eve, but in Hebrew, no? Pero same word yan, ginosko. Sabi sa Genesis, now Adam knew Eve, his wife, and she conceived. Nakita mo, no? Adam knew Eve. Hindi yan yung kilala ni Adam si Eve at nabuntis siya bigla. Hindi ganun yan, ha? Adam knew Eve, his wife, and she conceived. Adam ginosko Eve. At nangyari kay Eve, she conceived. Ibig sabihin, this word has something to do with intimacy. Sa verse na to, this is sexual intimacy or a picture of oneness. So sinasabi ni Jesus dito, I never knew you. Yes, tinatawag mo akong Lord. Yes, nagsisimba ka. Yes, puno ka ng good works. Pero between the two of us, wala tayong intimate relationship. In short, wala kang pakialam sa gusto ko. Never tayo nagkaroon ng oneness. Never tayo nagkaroon ng one-on-one relationship na tayong dalawa lang. Walang ganon. Ginagawa mo lang lagi yung gusto mong gawin. Yun yung sinasabi ni Jesus eh. No, parang hindi tayo intimate. Wala tayong intimacy. So, paano mo malalaman kung intimate ka kay Jesus? Paano natin malalaman kung ang walk ba natin is puro lang tayo sa sarili natin? Ang isang sign, na obvious sign na pwede mong tingnan is your prayer life. Tingnan mo yung prayer life mo. No? Pag nagdadasal ka, sino yung mas matagal magsalita? Na ikaw ba o si God? Ikaw ba o si Jesus? Kung ang prayer mo puro ikaw lang nagsasalita at hindi mo siya pinapakinggan, walang picture, hindi yan yung picture ng intimacy. Wala sa haba ng dasal, no? At lalo na sa mga repetitive prayer, makikita ang tunay na Kristiyano. Hindi ganoon. Hindi sa dami ng sinasabi mo, hindi sa dami ng alam mo. Hindi 'yun, no. How will you know if you're a true Christian? Sabi ni Jesus, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. A clear sign that you are a true Christian, unang-una, naririnig mo siya. Dahil if you're a true follower of Christ, God will speak with you through His Spirit. At hindi ka lang hihinto dun sa hearing part. Sabi ni Jesus, and they follow me. After hearing His voice, you act on it. In short, may malaking factor ang obedience. So para makita natin yung difference, no, ng false disciple and a true disciple, binigyan tayo ni Jesus ng isang magandang illustration. Dinescribe ni Jesus yung wise man and a foolish man. Sabi niya, verse 24, therefore, everyone who hears these words of mine and acts on them may be compared to a wise man who built his house on the rock. Ano nangyari sa bahay? The rain fell, the floods came, and the winds blew and slammed against that house. And yet, anong resulta? It did not fall, for it had been founded on the rock. So,
Kung sino daw yung nakarinig ng word ni Jesus, ibig sabihin yung nakarinig ng instructions niya. Tapos, sinunod. Sinunod yung instructions niya, yung commands niya. Hindi lang niya narinig, but he obeyed. According kay Jesus, para daw siyang isang wise man na nagtayo ng bahay. Kasi ganito yan, no? Ang isang matalinong tao, pag yan ang nagpatayo ng bahay, ang top priority niyan, safety. Safety yan. Na-experience ko na yan, no? May mga tao na sobrang particular sa safety. Susunod lang dyan yung aesthetics, no? Kung maganda or hindi, no? He will make sure na tama yung structural design ng bahay. At ang magiging concern niya is the foundation of the house. Kung maalam pa siya sa construction, sure yan, kukuha pa yan ng geodetic engineer. Hindi lang yan naasa sa civil engineer. Kukuha pa yan ng geodetic engineer o isang surveyor. Magpapa-soil bearing test pa yan, papacheck niya yung lupa. Che-check niya kung gaano kalalim yung solid rock. Tapos pag dinesign mo na yung footing mo, no, parang he will make sure na aabot yan sa bedrock. Yan yung soil boring test eh. Che-check mo kung nasaan yung pinaka-stable na part at dun mo ilalagay yung footing ng bahay mo. Ibig sabihin, dadaan siya sa mahirap na proseso. Willing yan gumastos. Mag-aalat yan ng time. At hindi yan makikinig sa sabi-sabi lang. Magre-research yan ng sobra-sobra. Bakit? Kasi ayaw niya magsisi sa huli. So gagawin niyan lahat just to make sure pag dumating yung baha, pag dumating yung typhoon or yung mga malalakas na ulan, nakatayo pa din yung bahay niya. This is an example of a wise man. Pero ang foolish man iba. Sabi ni Jesus, "Everyone who hears these words of mine and does not act on them will be like a foolish man who built his house on the sand." Ano nangyari? Parehas yung nangyari sa kanila. The rain fell, the floods came, and the winds blew. Parehas din, and it slammed against that house. Pero yung resulta magkaiba. Etong sa foolish man, it fell, and great was its fall. Ibig sabihin, this man heard the word. In construction terms, alam niya yung kailangan niyang gawin. Alam niya dapat malalim yung foundation niya. Pero hindi, nagstay lang siya sa sand. No? Kahit na alam niya na kailangan niyang umabot sa bedrock, ginawa pa din niyang mababaw yung hukay. So hindi siya umabot sa rock, nasa sand part lang siya. In his mind, okay lang yan, hindi naman siguro darating yung bagyo. Gagamitin ko muna tong time na to para sa mga bagay na gusto ko lang, tsaka na yung mga Bible na yan. Tsaka ako naiisipin yung kung saan direksyon yung buhay ko. Kaya nung dumating na yung ulan, dumating na yung bagyo, dumating na yung baha, ano nangyari sa bahay niya? It fell and great was its fall. Sa dalawang bahay na to, sa panlabas parehas sila. Di ba? Most likely nga, parehas pa nga ng location yan. Kasi parehas sila naka-experience ng storm. Parehas na parehas yung storm nila. At first glance, magkamukha sila. Pero after the storm, dun lumabas yung totoong condition. Kung nasaan ba talaga sila nakatayo. Sa rock or sa sand. Alam nyo, lahat tayo ayaw natin ng storm sa buhay. Wala nagdadasal sa atin para bigyan tayo ng storm. Wala yan. Pero alam mo, kung naiintindihan mo yung purpose ng mga trials, magbabago yung perspective mo sa problema. Yan kasi yung magde-determine kung nakanino ka talaga. Everyone will experience storm, whether your life is built on Jesus or not. Wala kang ligtas sa storm. Kaya hindi yung pag-iwas sa trials ang kailangan mong gawin. Ang kailangan mong paghandaan, after the storm, nasaan ka ba talaga? Sabi ni James, no, and as we close, "Consider it all joy, my brothers and sisters, when you encounter various trials, knowing that the testing of your faith produces endurance." Pag nasa trials tayo, the last thing you will think of is joy. Hindi yan papasok sa isip mo. Pero sa verse na to, sabi ni James, i-consider mo yung joy. I-consider mo. Bakit? Dahil alam mong itong trials na to na na-experience mo will determine the true condition of your faith. If you have a genuine faith or not. Now, if dahil sa trials mo, tinalikuran mo ang Diyos, whether nagtampo ka or nagalit ka, basta hindi ka na sumunod dahil sa mga naging problema mo, feeling mo, nagtaksil sa iyo ang Diyos. Isa lang ibig sabihin nun, your life is built on sand. Sumusunod ka lang kay Jesus dahil sa pansarili mo lang. Hindi mo talaga siya tinanggap as your
personal Lord and Savior. Pero kung dahil naman sa trials mo, lalo pang tumindi yung intimacy mo with God, isa lang ibig sabihin nun, you are built on the solid rock. You are built on Jesus alone. Diyan mo makikita kung nasaan ka spiritually. Hindi dahil sa magaling ka, hindi dahil sa sincere ka kay Jesus, pero kung nakabuild ka dun sa rock, hawak ka ni Jesus. Kahit anong storm na dumating sa buhay mo, hindi ka magigiba. Hindi dahil sa magaling ka, hindi dahil sa mabait ka, hindi ka dahil sa righteous ka, pero dahil hawak ka ni Jesus. At malalaman mo lang yan pag na-experience mo na yung storm. Diyan mo makikita, no? Ano yung position mo spiritually. Pero wag mong isipin or wag mong asahan na madali lang yan. Sobrang hirap yan. Sobrang hirap yung proseso na yan. Bakit? Because the way is narrow and the gate is small. Mahirap, masakit, but it's all worth it. Bakit? Because Jesus said, that road leads to life. Restart lang.